And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Jowa ko ang boss ko at hindi yun alam ng boyfriend ko. Pasensya na at ngayon ko lang magagawa ang part 3 ng secret file ko. Medyo naging busy ako sa negosyo at nagbalik kasi ako sa pagtuturo sa school, kaya ngayong ECQ dahil sa coronavirus, eh nakakuha ako ng pagkakataon na makapagsulat uli sa iyo. Uulitin ko lang. Ako si Rochelle, 30 na ako, ngayong darating na August. At magtatatlong taon na si Princess, ang anak namin ni Sir. Kung maaalala mo, last 2018, nag-propose sa akin si Sir. At hindi ko tinanggap yun. Ang dami nang nangyari. Ang dami kong pinagdaanan. Ang dami kong luhang pinatak tuwing maaalala ko si Sir. Naghiwalay kami na hindi man lang niya nalaman na may anak ako sa kanya. At ang huli kong sinabi sa kanya ay, magkikita pa tayo. And yes, nagkita kami ulit after 1 year. Last 2019, nag-decide ako na magturo dahil mahal ko ang pagtuturo. Kinuha ko si Mama para may magbabantay kay Princess pag umaalis ako ng bahay. May mga tao na rin ako na nagmamanage ng negosyo ko, kaya hindi na masyadong mahirap. Fast forward, April 2019, bago mag-second birthday si Princess, naalala ko, napatingin ako sa cellphone ko at napasabi ng anniversary sana namin ni Sir ngayon kung kami pa. Namimiss ko na siya. Kumusta na kaya siya? Isang taon na rin simula nung huli kaming magkita. Malaki na rin naman yung anak niya. Nakahiga ako sa kwarto ko habang si Princess katabi ni Mama sa kabilang kwarto. Kasi gabi na ako nakakauwi galing trabaho. Nag-iisip lang ako. Iniisip ko lang siya. Bago ako matulog, nag-isip ako. Sabi ko sa sarili ko, malapit na ang second birthday ni Princess. Ano kaya kung tawagan ko siya? O invite ko siya? Hindi ako makapag-isip ng maayos, kaya natulog na lang ako. At pag-iisipan ko na lang ulit. Kinabukasan, walang pasok, Sabado. Pinuntahan ako ni Princess sa room ko. Nagpapalambing. Swerte ko talaga sa anak ko. Matalino at malambing. Niyakap niya ako at sabay sabing, Mommy, it tete. Siyempre, bulol-bulol pa ng konti, pero naiintindihan na rin naman. Sabi ko, ay, hungry na bebe ko. And she said, Po. It means, Opo. Sabi ko, kiss mo muna si Mami. Kinis niya ako. Grabe. Ang lambing-lambing talaga ng bebe ko. Aminado nga lang ako na hindi lahat ng oras ko ay naibibigay ko sa anak ko. Kaya laking pasalamat ko. Nandyan palagi si Mama para natuturuan ng tama ang anak ko. Lumabas na kami at kakain na nang saktong nagluto si Mama ng almusal. Nag-open ako ng topic, sabi ko, Ma, malapit na second birthday ni Princess. Gusto mo umuwi tayo sa atin? Sabi niya, oo ba, doon na natin i-celebrate. Sabi ko, o sige, magpa-file ako ng leave. Bigla akong natigilan habang pinapakain ni Mama si Bebe. Nakatingin ako sa kanya. Sabay sabing, kamukhang-kamukha siya ng daddy niya, no? Sabi naman ni Mama, oo nga eh. Eh, anong balak mo pala? Kailan mo sasabihin? Sabi ko, natatakot kasi ako, Ma. Baka pag tumawag ako, baka may iba ng girlfriend. Ayoko nang makagulo.
sabi ni Mama. E di kumustahin mo muna, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Sabi ko, sabagay. Maybe tomorrow. Siyempre, Bebe and Mommy tayo muna ngayon. Tapos yun, tinanong ko siya kung gusto niyang mamasyal. Sabi niya, hindi na raw siya sasama, kaya kami na lang ni Bebe ang mamasyal. Diyan lang sa park malapit sa bahay namin. Pag-uwi namin, may bisita kami. Yung bunso kong kapatid at yung baby niya kasama asawa. Oo, nag-asawa na agad ang kapatid ko pagka-graduate ng college. Eh wala na akong magagawa, gusto na niya eh. Pero masaya naman ako kasi maganda naman ang buhay nila. Kinuha ko ang anak niya na 6-month-old pa lang that time. Eh, kasi nilaro niya si Princess eh. Kilala ni Princess yung pinsan niya kasi every Saturday dito sila natutulog. Medyo malapit lang yung bahay nila dito kasi taga rito rin lang yung asawa niya sa Baguio. Habang nagluluto si Mama ng hapunan, nagkukwentuhan kami nung asawa ng kapatid ko. Tinanong ko kung kumusta sila. Sabi niya, "Eto ate, ang hirap. Pag nasa trabaho yung kapatid mo, ako lang mag-isa, nahihirapan ako. Pero nasasanay naman na." Sabi ko, "Naku, ganyan talaga sa umpisa. Pero paglaki naman yan, hindi na yan masyado magiging pasaway. Makulit na lang yan. Si Princess nga, ang daldal, natatakot ako. Baka magtanong tungkol sa daddy niya." Tapos, sabi niya, "May balak ka bang ipakilala yan, ate?" Sabi ko, "Oo naman, pero hindi pa sa ngayon." Sabi niya, "Ang galing mo nga ate, nakaya mo mag-isa si Princess, no?" Sabi ko, "Kailangan eh." Tapos sabi niya, "Eh ba't di ka pa mag-jowa?" Sabi ko, "Ha? Ano ka ba, sa anak ko nga halos wala na akong oras, mag-jowa pa kaya? Masaya na ako kay Princess." Maya-maya pa naghapunan na kami. After that, nilisan ko na si Bebe at nagpunta na kami ng kwarto para magpahinga. Pagtulog ni Bebe, naisip ko bigla, "Tawagan ko kaya si Sir?" Kinuha ko ang cellphone ko at nag-dial. Aba, nagulat ako. Nag-ring pa rin, hindi pa rin siya nagpapalit ng number. Walang sumasagot. Naisip ko, baka tulog na kasi late na eh. Nagulat na lang ako nang bigla siyang nag-hello. "Yes? Hindi ba masyado nang late para ma-miss mo ko?" Biro niya sa akin. Sabi ko, "Kilala mo ko agad?" Sabi niya, makakalimutan ba kita?" Sabi ko, "Ikaw talaga, palabiru ka pa rin." Sabi niya, "Anong atin?" At sumagot naman ako ng, "Busy ka ba bukas?" Tanong niya sa akin, "Anong oras at saan?" Sabi ko, "Grabe naman." Sabi niya, "So, ayaw mo?" Sabi ko, "Okay." So, sinabi ko kung anong oras at kung saan kami magkikita. Then, nag-bye na siya kasi nga naman late na masyado. Pagbaba niya, napansin ko, nakangiti ako. Ewan ko, kinikilig ba ako? Ewan ko sa sarili ko. Oh, ayan ka na naman, di ka na marupok, ma'am. At ayun, natulog na ako. As usual, si Bebe pa rin ang nagising sa akin. Nagpakis na ako at lumabas na kami. 6 a.m. pa lang. Ako nagluto ng breakfast namin at ng mga baby. Ginising ko na sila para mag-almusal. Napansin ng kapatid ko na parang ang ganda ng gising ko. Sabi niya, "Te, anong meron?" Sabi ko, "Ha? Wala. Sunday ngayon, magsisimba ako." Sabi niya, "Sama kami ah." Sabi ko, "May lakad ako after mass. Eh, hindi ko nga isasama si Princess eh." At sagot naman niya sa akin ay, "Okay, may date ka, no?" Sabi ko, "Para tong tanga." Pagkatapos kumain, naligo na ako. Siyempre, nagbihis, casual. Yung mga gusto niyang sinusuot ko, ganun yung sinuot ko. So, nagdress ako, tsaka nagheels. Nagpaganda, siyempre. Paglabas ko ng room, aba, niloloko na ako ng kapatid ko. Sabi niya, "Yan bang walang date ngayon?"
Ngayon ka nga lang naming nakitang ganyan, no? Makikipagkita ka kay daddy, no? Sabi ko, yes. Tapos umalis na ako. Ay. Ayun na. Nandun na siya sa meeting place nung dumating ako. Sabi ko, hi. Nagbeso-beso kami. Sabi niya, sit down. Sabi ko, sorry, medyo traffic ka. Sabi niya, ganyan naman lagi mong dahilan eh. Sabi ko, konti lang naman. Sabi niya, ang ganda mo pa rin. I mean, lalo kang gumanda. Habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Sabi ko, psst, uy. Sabi niya, why? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sabi ko, oo na. So habang naghihintay ng pagkain, nagsalita na ako. Tinanong ko siya, kumusta ka na? May bago ka ng girlfriend? Sagot niya sa akin ay, wala, pinaghahandaan ko talaga tong araw na to kasi sabi mo sa akin nung huli tayong nakita, eh magkikita uli tayo. Kaya naghintay ako. How about you? Sabi ko, ako? Nagtuturo na ako ulit. Tapos si mama, kasama ko dyan. Si Bunso may pamilya na. Ako may anak na. Pagkasabi ko noon, nagulat siya. What? Sabi ko, oo, may anak na ako. Tanong niya sa akin, sinong ama? Sabi ko, malapit na second birthday niya. Next month na. Tapos na nahimik siya. Second birthday? Ulit pa niya. Sabi ko, paulit-ulit? Sabi niya, you mean? Sabi ko, what do you mean? Natatawa na ako sa reaction niya. Tawa ako ng tawa. Sabi niya, why are you laughing? Sabi ko, tingnan mo sarili mo, nakakatawa ka. Sabi niya, ano name niya? Sabi ko, Princess Tiffany. Sabi niya, ang ganda. Sa expression ng face niya, parang gulat na gulat pa rin siya. Hindi na siya nagtanong kung bakit, kung paano, at kung bakit hindi ko agad sinabi. Basta ang sabi niya, I want to see my daughter right now. Sabi ko, sure, after eating. Habang kumakain, di pa rin siya makapaniwala. Nagkwento ako ng konti about kay Bebe. Sabi ko, alam mo, kamukhang-kamukha mo siya. Medyo madaldal na makulit na. Manang-mana sa'yo, matalino at malambing. Sabi niya, naku, manang-mana sa'yo, matalino at malambing. Sabi ko, ang minana niya lang sa'kin, yung ganda. Tapos ayun, nagtawanan lang kami. Tapos, pagkatapos namin kumain, pumunta na kami sa bahay. Hiwalay kami ng sasakyan kasi may dala rin siya. Ayun, pagdating namin sa bahay, wala nang mga mag-anak ng kapatid ko. Ang nandun na lang si mama at si bebe. Pagdating ko, sumalubong si princess sa akin sabay hug and kiss. Sabi niya, mommy hug! Grabe, ang sweet talaga ng bebe ko. Pinudpud ko siya ng kiss habang nasa likod ko si sir. Sabi ko kay mama, ma, si sir. Nag-shake hands sila. Nakita na sila once kaya familiar na. Nakatulala pa rin si sir sa anak namin. Sabi niya, tama ka, sobrang lambing ng anak natin. Nangingilid yung luha ko, gusto kong umiyak kasi finally may daddy na yung anak ko. Kinausap ko si princess. Princess, say hi to daddy. Tapos, ang galing lang. Daddy siya ng daddy ng paulit-ulit. Madaling nakuha ni sir ang loob ni princess. Fast forward, June 2019. Second birthday na ni Princess. Umuwi kami sa Batangas before the birthday kasama syempre si Daddy. Sobrang saya ko na. Actually, masaya naman talaga ako kahit wala pa si Daddy. Pero alam mo yun, ang saya kasi kumpleto ka na. Yung buong-buo na yung saya, yung wala nang mapaglagyan, basta masaya. Pagdating namin sa Batangas, lahat ng mata ng mga kapitbahay, nasa akin, nasa amin, pero wala akong pake. Basta ako masaya at alam ko, hindi ako nag-fail sa buhay ko. Kinabukasan, birthday ni Princess, umuwi ang ate ko at ang bunso kong kapatid. Kompleto kami. Si Sir, naninibago kasi nahihiya.
Pero kinausap siya ng tatay ko para hindi siya ma-out of place. Hindi siya makasabay sa mga pinsan kong lalaki sa shots kasi hindi naman na siya nagiinom eh. Masaya, nakaraos ng birthday, more pictures, at nagka-first picture kami together with our baby princess. After the program, may session na naman ng mga tito at pinsan ko. Shots na naman. Ako nakikisabay. Kaya siya muna yung may hawak kay princess. Pinatulog na niya si princess sa room at lumabas uli para sunduin na ako kasi medyo lasing na ako. Pero di pa ako sumama kasi nagkukwentuhan pa kami ng pinsan ko. Nakita ni tatay na sinusundo na ako ni sir kaya pinasama na niya ako. Sumama na ako. Pero sabi ko, kiss muna. Ang daming nakatingin sa amin. Siyempre bilang matanda na siya at professional daw kaming dalawa. Hinawakan niya ako sa kamay at sabay sabing, tama na yan, lasing ka na. Baka nakakalimutan mo, teacher ka. At ako, hindi na ganun kabata para maglambingan tayo ng ganyan sa harap ng maraming tao. Ayun, nahulasan ako. Ay, oo nga pala. Dumiretso ako ng banyo, naghilamos at pumasok na sa kwarto. Sa kalasangan ko, sinudus ko na naman si sir. Sabi niya, Rochelle, matulog ka na. Sabi ko, hindi mo na ako love, no? Hindi ko alam kung diretso pa yung salita ko nun, pero alam ko naman yung ginagawa ko nun. Sabi niya, I love you. Sabi ko, kiss mo ko. Sabi niya, magigising yung anak natin. Sabi ko, hindi yan magigising. At ayun nga, hinalikan ko na siya. So, ayun. After a year, nakatikim ulit na. After that, hindi pa kami nakatulog, nagkwentuhan pa kami. Medyo nawala na yung lasing ko. Sabi niya, nahihiya akong gumalaw dito. Please, be professional. Sabi ko, hindi mo na ako sekretary dito ha. Ina na ako ng anak mo ngayon. Sabi niya, oo nga. Pero syempre, mag-adjust lang tayo ng konti. Mag-adjust ako sa edad mo. Mag-adjust ka rin sa edad ko. Sabi ko, okay, I'm sorry. At ayun, nakatulog na kami. Kinabukasan, pagising ko, wala sila ni Princess sa tabi ko. Lumabas ako at nakita ko siyang nakikipag-usap sa mga tito at tita ko. At kay mama at kay tatay. Napangiti ako. Nakita ako ni Princess at tinuro. Sabi ni sir, agising na si mommy? Sabi ni Princess, po. Lumapit sila sa akin at kinis ako sa noo. Sabi ko, nge, noo lang. Sabi niya, mag-toothbrush ka muna. Ay, sabi ko, ako nga pala. Maya-maya pabalik na kami sa bahay namin. At nakakalungkot kasi mag-iiwalay na naman kami ni sir. Pero tuwing Friday Eve, nasa akin na uli siya until Monday morning. Ganun na naging setup namin at lagi kaming masaya. Fast forward, December 2019. Magpapasko na. Si Princess, marami ng mga bagong salitang natutunan. Like, I love you. Nakakawala ng pagod pag naririnig ko yun galing sa anak ko. One time, pagod na pagod ako kasi nag-Christmas party kami ng mga estudyante ko. Pag uwi ko, andun si Daddy, pinagluto ako. Tapos, ayun, kumain kami ng sabay. Kinumusta niya ako. Sabi ko, eto, okay. Okay naman, bakasyon na. Sabi niya, ako din. Sabi ko, huh? Sabi niya, nag-leave ako until New Year. Sabi ko, so? At sagot naman niya ay, yes. At yung pagod ko, nawala ng ganun lang. Kinis ko siya ng marami kasi makakasama ko siya ng matagal. Umuwi kami sa Batangas. Lahat kami. Andon, yung ate ko, pamilya niya, si Bunso at ang pamilya niya, ako at ang pamilya ko. Ako nga lang yung hindi kasal. Pero okay lang, at least buo kami. December 24, busy lahat sa pagluluto, sa pagpe-prepare ng Noche Buena. Si baby na kay daddy lang. Malapit na mag-12. Tulog na si baby kaya ginising muna namin. Binigisan ko para maganda yung picture namin. Couple-couple kaming tatlo. Saya-saya kasi kompleto kami. Sinalubong namin ang Pasko. Sa kasagsagan ng tawanan at kwentuhan, biglang nagsalita si sir.
marry me, sabi niya. Nashock ako, syempre. Sabi ko, ha? Sabi niya, wag mo na akong paluhurin, masakit na ang tuhod ko. Tawanan kaming lahat. Sabi ko, of course. At hinalikan ko siya sa harapan nilang lahat. Matanda na si Sir. Alam ko anytime pwede na siyang mawala. Pero hindi ko na muna iniisip yun. Basta ngayon masaya kami. January 12 pumutok ang bulkang Taal. Buti na lang ang mga magulang ko nandito sa bahay ko nung araw na yun. January 20 ang kasal. Nag-aalala kami paano kami ikakasal kung nag-aalboloto ang bulkan. Nag-aalala na ako, sabi niya sa akin, huwag ka na mag-worry. Ikakasal tayo no matter what happens. At sa awa ng Diyos, saktong January 2020, 10 a.m. in the morning, tahimik ang Taal. Hinayaan kaming magpalitan ni Lord ng I do. At namumuhay kaming maligaya hanggang ngayon. Sobrang dami kong natutunan sa buhay. Maraming nagsasabi sa akin na matanda na ang asawa ko at hindi na niya makikitang lumaki ang mga anak niya. Or ang anak naming si Princess. But I don't care. Makita man niyang lumaki or hindi, at least bago man lang siya mawala dito sa mundo, nakilala niya ang anak niya. At kung madadagdagan pa, eh di masaya. Alam ko naman na hindi ako pababayaan ni Lord. Ayoko na i-ready yung sarili ko para sa ganyan, pero doon naman at doon ang punta. Sa ngayon, nag-e-enjoy lang kami. Masaya at hindi nagsasayang ng araw. Lalo na ngayon, naka-home quarantine kami. Nagkakaroon kami ng bonding na magpamilya. Hindi natin kailangang ibase ang buhay natin sa ibang tao. Do it on your own, sabi nga sa kanta. Huwag kang matakot na baka magkamali. Walang mapapala kung di ka magbabaka sakali. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Rochelle at ito ang aking secret file. Always in number one, SM Radio Station. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.